Again, good morning, everyone. Let's all welcome our mayor, Francisco Iscodo Magoso Moreno. Let's give him a big round of applause. And thank you very much for joining us today. And we have the chief of staff of our city mayor. So before we proceed, let's first have, again, a little background of Parola South Access Road. So we'll present to you a video presentation. Yes. Yes, Mayor? Updates. Preparing to make an update. Hello. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat. Una, maraming salamat sa oras ninyo. I know that before going here, lahat kayo medyo konsumido na. Let's accept that fact. But, just so you know, wala tayong ano rito. Let's just be factual of what's been happening since last night and this morning. So that the public may know that because of the weather condition, you know naman, weather is unpredictable. Yeah, it's true, there's science knowing it ahead of time, but still, things may happen differently in actual situation. So, sa ating mga stakeholder, huwag kayong masyadong mag-aalala, huwag kayong kakabahan, there'll be pointing fingers. Let's just accept the fact and we should learn from this type of lessons in our situation na mangyayari ito para in the near future. But anyway, I was informed by ATI that they already managed to inform trackers. May trackers tayo dito. May trackers ba? Ano dito? Meron ba mga trackers dito? Chief, meron na. That the bookings were cancelled already without penalty. So please stay in your respective warehouses, the parking lots. Don't go to Manila today. By doing so, you will give us breathing space to accommodate the load of trucks here in west side of the city. Let the port operate with ease, okay, para ma-absorb muna lahat ng nasa labas ng kalye. I hope mga siguro by this time, no? You told your drivers already, we talked last week. Isa lang kasi, alam mo, actually, wala akong problema sa truckers. May problema ako sa drivers. Always tell them, you know, pakiusapan nyo na ng maigi. Na when it's traffic, when there's problem, sana huwag umiral yung pagiging makasarili ng truck driver. Sa totoo lang, kahit umabot yan hanggang Cavite, kahit umabot yan hanggang South Super Highway, hindi magkakaproblema ang kalye kung susundin nyo lang yung truck
lane na para sa inyo. Ang tendency kasi pag traffic, ang gagawin ng truck driver, pupunta sa ibang lane. Sa kapag mamadali na habulin yung kanyang schedule. But you're exercising infidelity because you will add up to the delay of your schedule. Kasi the more yung binubuntis yung kalye, the more hindi gagalaw. I think science will dictate in time and motion na kapag may gumagalaw na ibang lane, it is easier for everybody to move kahit na sarado technically yung isa o dalawang lane. I saw a picture of Manila Bulletin na lahat ng lane pinuno ng truck. It is unfair for other users of road to occupy the four lanes. Yan ang sinasabi namin lagi. Kasi wala na tayong magagawa sa port operation dahil sa technical difficulties because of the weather condition. You know, safety or I would like to, one way or another, I would like to commend ICTSI, ATI, Northport by, you know, exercising due diligence or safety first for everybody. Regarding the challenges of, I mean, sa hangin, visibility, and so on and so forth. This will not be understood by everybody, but hindi rin maintindihan ng tao bakit kailangan mapuno ng truck ang kalye. So once again, before we continue with this program, again and again, for the end time, sabihin yung driver niyo, Brad, traffic ba? Opo, sir. O, doon ka sa likod ng truck. Huwag ikaw manguna doon sa lane na hindi dapat sa'yo. Kasi kaya, ang haba naman ng kalye. Sa totoo, abot yan hanggang gusto yan, Laguna. Walang problema, eh, talagang ganun eh. But it doesn't give us a right. Na-occupahan yung ibang lane. It's for, you know, sa ibang tawi rin yan. Sana naman, no, huwag yun ang ulitin. Huwag kayo pumunta doon sa isang gagawin namin. You would not like it again. I swear. Lalo pa ngayon, ngayong alkalde na ako. Dati, nagsusuwestiyon lang ako dahil may alkalde dati. Don't go to that situation. Don't push me to the wall. You would not like it. Now, sa akin, ang pagsuyo ko lang, binigyan na namin kayo ng lane. A lot of people argued with me before when I asked and I suggested that the port, the Ross Boulevard should be utilized by the port as an access road. You check your record. I am the one who suggested that Ross Boulevard be utilized by trucks para isang kanan lang kung ikaw papuntang Cavite, dire-diretso ka lang pagkakaling ng gate. Nagagamit nyo na, pinagamit na namin para hindi na kayo lahat napupuno sa San Marcelino, sa Pinans, but don't abuse it. Ayaw kayong padaanin. Alam ko kung sinong ahensya ang ayaw magpadaan sa inyo sa Roas Boulevard, but I argue with them. I wanted to be given to the port operation ng Roas Boulevard. So, muli sa mga akto, sita, lahat ng asosasyon,
isa kayong kausapin ng diplomasya inyo na yung ano, yung mga truck drivers. Let's operate. The city is answerable to our people. Just so you know. Don't make us close the port. You can ask your lawyers, get the best lawyers that you can have in this world. If the city seems fit to close the entire operation of PPA, saka na tayo maglegal-legal. And don't push us to the wall. We owe it to the people of Manila. And just to be harmonious, to work in harmony with the national government, to work with the business sector, who are also dependent in the port operation, to work in harmony with the economy, okay naman kami. But you have to also convey self or alam niyo yung kusa? Naalala niyo po ba yung tinuro sa inyo ng teacher niyo nung araw? Naalala niyo ba yan? Lahat naman kayo nag-elementary, no? Because this is elementary. It's being taught as a virtue. If we, kung may kusa tayo, then ito, mas magiging epektibo tayo. So anyway, again, today, we have some good news for you, while we have bad news. This is just one of those days. But I don't want to blame any one of you, with all honesty. Tapos na yung era na yun. Acceptance of facts and time. If there is self-discipline, it will ease, it will not resolve the persistent problem with regard to traffic. But it will ease, I can guarantee you, it will, you will feel the ease of inculcating to the minds of our drivers of, you know, with regard to self-discipline. Ports operations is world standard, I would assume. Because these ports located in the west side of the city should be within the standards of operations of ports sa buong mundo. Dahil if not, walang pupuntang barko dyan. So, ang assumption ko, they're doing their job. If they're doing their job, PPA is they're doing their job inside that wall, now it's our part in the city of Manila as city government to do our job well. So if we're going to do certain or follow existing law, which is now for the meantime, we put it into hibernation, that particular law that still exists and valid. Ang walang hanap buhay na dito, truckers. Kung ipatutupad namin yun. But it will affect our, the bigger picture is that we don't want to be parochial in our minds. We also wanted to live in harmony with neighboring cities and national agencies. But wala, pagka na, nakita nyo na dati yan eh. Gusto nyo bang ulitin ko yun? Ulit. Laban ako sa wala.
Talaga, with all honesty. So anyway, thank you for your time. Yun lang ha. Yun lang ang talagang paalala ko sa'yo. At wala na yan. Water under the bridge. Let's move on. Let's focus. Let's explain to the people. You know, it's all because, yes, 2 days ago, walang ganitong panahon. Normal lang operation. Tama mali? Tama naman ha? Normal lang operation. 2 days after, nagbago ang operation. May binago bang rules? Wala. Pero may bagong panahon. So it seems, whatever is there already is working 2 days ago. So the point is, kaya walang dapat sisihin kasi wala namang talagang mali. Ang mali is weather. Can we blame weather? No. Yan yung sinasabi ko pauna ko kanina, acceptance of facts lang yan. The weather, bad weather, this thing will happen again next month because there will be rain next month. And again, month after that, next year, and so on and so forth. So, tingin ko, yun na lang yung kulang. May isang kulang na lang sa ecosystem na to. Isa na lang ang kulang. Isa na lang. Ako, tansya ko lang, ha? Isa na lang ang kulang. Driver na lang. Ugali na lang ng driver. Yun na lang ang kulang sa link na to. Okay? So, thank you. Please, continue and show them. Show them the good news. After the good news, there's always two sides of the coin. There's bad news or there's good news. Please continue with the program. And good morning again to each and every one of you. Thank you very much, Mayor Isko. Before we continue, I think Philippine Ports Authority would like to respond to provide us updates on what's happening. Okay, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa ating lahat. Tulad po ng nasabi ng ating buting Mayor, ang nangyayari po ngayon, simula kagabi, ay ika nga, ating weather disturbance. So, hindi naman po natin ito pwedeng sisihin. At yan po, hindi natin control. Pero as of now po, ay kanina, undawi po kami rito, mga 9 o'clock, ay malinis na po, maayos na ang traffic situation sa loob ng South Harbor. At yun naman pong papuntang south ay medyo maganda na ang daloy. Pero ito pong papuntang north, papunta ng Artenea hanggang Tondo, yan po ay medyo masikip pa kanina. Pero sa ngayon po ay medyo lumalakad-lakad na siya. At tulad nga po ng nasabi ng ating butihing mayor, ang daan pong yan, kung susundin lamang ng ating po mga driver, dahil sa ibang bansa po, for example, Japan, baka talaga po disiplinado sila. Kung yan po ang designated na lane lang para sa mga trucks, no matter what, hindi po yan aalis doon. Hindi nila kukunin yung linya ng ibang vehicles. So for that matter po, ay kahit na ika nga ay may intermittent stop and go operation sa loob ng ating port, at least yung pong traffic situation doon po sa labas ng ating port, sa mga access roads, ay mamimintin na nating madadaanan. Especially po ng ating mga ibang vehicles tulad ng mga private vehicles and other light vehicles na doing commercial businesses and errands din naman sa vicinity ng port. So yun lamang po masasabi ko at sana gumanda na ang panahon. At dahil yan po mga operators natin, ATI and ICTSI, meron po silang mga threshold or protocol na sinusunod, especially yung kanilang mga equipments. So nasabi po kanina, wind speed, at visibility. Kahit na po medyo mahina ang hangin, pero kung poor visibility, ay obligado naman pong itigil ang kanilang operations.
And then doon naman sa Winspeed may mga certain na sinusunod po silang levels na hindi naman po napaparating minsan sa ating mga commuters, kaya akala nila nag-stop ng operations lang basta-basta, pero hindi po, yan po ay talagang because of the prevailing weather conditions. Minsan makikita natin hindi naman makulimlim, hindi naman nag-uulan, maliwanag, pero malakas ang hangin, pwede rin po mag-stop ang kanilang operations. So yun lamang po, at sana ay maging maganda nito sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Thank you very much for the update, Philippine Ports Authority. So without further ado, let's shake it off. Move on tayo sa bad news. Let's go to the good side of the story. So again, we're welcoming everyone to today's consultation dialogue, specifically for Barola South Access Road. So before we continue, let's first present the present situation of Barola South Access Road through a video presentation. So the first video that you'll be seeing is actually the inbound flow from Delpan Bridge up to the Manila International Container Terminals. So that structure is the barangay hall of Barangay 20. So as you can see, ito po yung galing ng R10 going to Parola South Access Road. Doon po dumadaan yung mga trucks. Makisuyo nga, balik mo yes, lang po. Na konti yung video. Konting-konti lang. Bago dyan sa barangay hall. Yan, stop. Chairman, Kagawad, can I call your attention? Before the barangay hall, on the right side of the screen, there is so much structure in the area. O baka naman pwede hanapan nyo na sila ng space sa loob ng parola. Yes, Chairman. Chairman Mondejar. Yes. Ako nga, kay Mondejar to, tong kanan na to. Ito yung papuntang Negros Navigation. Isang mapagpalang umaga po, Mayor, at sa atin lahat po. No? 2 days ago po, lahat po ng structure po na nandyan po sa ano, sa yung mga kuliglig, mga sidecar na nandyan po, wala na po sila dyan, Mayor. As of today, at this moment, wala pa. Mayroon po okay. Tayong fire truck. Then, po. Before you continue, you start destroying all unnecessary structure in the wall of that warehouse. Because that is always a start of everything. If we put a structure in bangketa, then susunod yun, halimbawa, outpost, susunod dun, babahayan ng kaganoan, lalagyan muna ng tent yan. Susunod dyan, lalagyan na ng dingding. Susunod dyan, lalagyan na ng pintuan. Oh, and another one. Dati wall yan. Director Biyahe. Stop. Oops. Balik konti. Konting lang. Konting. Yeah. See? On the left side of that, right side of the screen, in the middle of it, the one third, yung may truck, no? Sa likod ng barangay hall, may mga structure dyan. That is the cause of unnecessary stop ng ibang forms of or modes of transportation, especially in tatlong group. Okay naman ako. Alam mo, gawin nyo, ito ha, masakaya, makisuyo nga. Hindi naman nagagamit yung park sa likod ng San Miguel eh. Patitibag ko yung dingding. O doon yung parada lahat yung mga, yung parks dito, wala naman naglalaro roon eh. Sa likod ng San Miguel, yung dingding, yung bubugan nung araw. No? Meron na. Wala. Park siya supposed to be. May mga, ewan ko, parang naging parks yun eh. Ngayon, puro wala lang. Gawin nyo na lang sa clearing. Mag-clearing sa Mabuhay Lane ngayon kasi as we speak eh. Anyway, patitibag ko lahat yun. Iakit natin, tulungan natin yung mga kuliglig. Tulungan natin yung mga sidecar boy, tricycle driver. Ha? Total, wala namang naglalarong bata.
And it is unfair for the parents of those children na maglaro habang may malaking 16-wheeler na truck na rarap ka sa bibig parola 1 parola 3. Yeah. So makikooperate lang, makisuyo, chairman Masakaya, chairman na Mondihar, share tayo. Hindi, sishare ko kayo para wala kayong away dalawa ko sinong... Hindi kasi, teritoryo ni Masakaya yun eh. Impervious to chairman, ding-ding niya yun eh. Ipaki-clear ko lahat yun ha. Gagawin kong parking. Okay ba sa inyo? Sir, yes. Mayor, ano lang po yung kulit-ling lang po tsaka mga ano? Walang kotse. Wala po. The logic behind this is iakit natin sa bangketa. Oh, alam mo, kawawa din naman yung sidecar boy. Hanap buhay lang naman ito eh. With all honesty. It's all about hanap buhay lang. So, gawin natin, kaysa ibababa nila sa bangketa, we have available space. Siguro that will, ano, tingin ko ah, mga 200 piraso. 200 easily. 20% na. Ngayon, ang gawin nyo na lang, biyakin ko, pang parola 1, todits, parola 3, dito. Para walang away, kasi mag-aaway yan. Mag-aaway dyan, kagawad sa kagawad, tanod sa tanod. Ganun nakikita ko na eh. Sige, durugin lahat yun ha. Mayor? Sige. Teka lang, before you continue, din kasi gusto ko ma-resolve na once and for all. Sige, abante mo yung video. Sa left side, meron ba yung all the way? Yes po. Sige nga, papasok. Sige. Papakita ko lang yung pinag-uusapan natin. Nakita mo yung kuligligo. Kita mo yung truck ko. Pagka-traka ng pagkambyada ng 60-wheeler doon, wala na. Kailangan kasi yan open eh. All the way eh. Ito, kita mo. Sige, tingnan natin. All the way. Makikita na natin yung left side yan. So, may papasok ng spur line? Yes. May shot ba sa kabila? Stop. Stop. Mayroon shot sa kabila? Yes. Sige, forward mo. Sige. Yeah, all the way. Yeah, I know. All the way, sa dulo niyan. There you go. Stop. Oh, ubusin nyo lahat yan. Bakit? Wala namang gamit yan eh. Sige, all the way. Sige, oh. Anong, may dumadaan bang tao dyan? Wala. See? Oh. Sige, all the way. Ayan pa isa. Ayan yung part. Yeah, San Miguel na ba to? Ayan na. Oh, see? Oh. See then, look at the part. May naglalaro. So tama tayo. Tama yung assessment natin. Ang laki. Durugin lahat ang structure dyan. Ha? I wanted to make it available for everybody with regard to yung tatlong gulong na hanap buhay. Lahat ng tatlong gulong. Yan, gamitin yung kanina. Tanggalin nyo yung dingding na yun. Kung yun ay public, ha? Part ng public property. Yung San Miguel, kung ang property line nila, yung wall, so barangay bureau, engineering, MTPB, property line as dingding. Oh. Tubugin nyo lahat yung bakal dyan. We don't need it. Go ahead, please. Move pa. Meron pa yan. May nakita pa. May mga stock. Naging price na yan eh. See? Kino, wala naman naglalaro. Oh, ayan.
Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oo. Ano to? That is Puso sa Puso Education Incorporated and ALS Learning Center, sir. Existing? Yes, and functioning. Functioning? Yes. Oh. Diyan ka na pumutol. Oh, abante ka ulit. Ito, kasama yan? Yes po. Okay. Oh, and then this one. Ayun, tawin nyo. Tagpakan lang ng baso. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Hmm. Huwag niyang tatanggalin yung bakod ng ano ah, ng proceed ng mga estudyante. Oh, ayan no. Oh, kita niyo. Oh, ano naman tong building na to? MRF facility po, na Barangay 275. Mhm. Oh, balik ka konti. Balik ka konti. Yes, ay. Balik konti. Oh, chairman. Bibigyan kita hanggang dyan sa poste ng yung mukhang kending ilaw na yan. Ha? So my point, dyan mo gawin yung bodega nung nasa harapan. Putulin niya natin. Tinitake note nyo ba? Ha? Huwag nyo puputulin. Hanggang dyan lang ang putol ng bakod. Ayan, poste na yan. O, abante ka konti. O, ayan mga nakakalat sa kalye na yan. O, gawin nyo na hanggang bodega doon, chairman. Pahabain ko na bodega mo. Ayan, nakita mo. Ang sama naman, o. Tingnan mo. Ayan, o. Okay, stop. Kita mo yung load. O, alam mo bakit malaki problema to, chairman Masakaya. Pagkambyada ng kanan, petro na susunod yan eh. Hirap na hirap. Yan, nakita mo yung dilaw, yung blue na jeep. Hirap na hirap. Kailangan niyang kumaliwa ng konti para kumabig pa kanan. Eh kaso, may dadaan sa ilalim ng tulay. Kakaliwa yun doon sa ilalim. So sabay sila, nagaganon. Himbis na yung isa nakapwesto na sa kanan, yung isa nakapwesto na pakaliwa, kaganyan yan, kaganyan yan. Kaya laging may trouble dyan sa ilalim ng tulay. Yun. O, so, sa inyo na lahat yun, chairman, ha? Yung chairman Masakaya. Yan may billboard. Hanggang doon sa may pula, gawin natin MRF. Bodega. Tuloy yung MRF, tuloy yung bodega. Pero, hindi pwedeng lumagpas sa yellow lane. Anumang bihikulo, anong uri ng bihikulo, immaterial, tatlong gulong, jeep, truck, walang lalagpas. O, ngayon gagawin nyo dyan ha, lahat ang lumagpas dyan din. O, kunin nyo, total eh, marami, kulang na ng tahong ngayon. O, merong deprivation of tahong, o, kulang ng ima ng tahong sa ilalim ng dagat. Ihuhulog ko lahat yan sa tabing dagat. Pakiusap lang, I don't like that. But yan kasi, very particular yan kasi bibig. Okay. Please continue, Chairman Mondejar. Mayor, again po, dun sa nabanggit kanina po, dun sa papuntang Negros Navigation, yung kung galing po tayo dito sa petrol, papunta tayo ng cross-navigation. Yung nasa left side ay kontrolado po ng Barangay 20. Actually po, sa gilid po noon ay nandun po yung waiting shed na pinagawa ninyo nung Vice Mayor pa kayo para sa mga kuliglig driver ng Isla Puting Bato. After that, ay nandoon naman po yung bagong opisina namin ng BCPC and Bausi office namin. Doon namin nakalagay. Basta po lahat ng nasa left side ay kontrolado po ng Barangay 20. Wala pong structure na from any informal settlers po doon. Ngayon po, may ang... Anong access nila? Foot traffic? Opo. Pedestrian? Paano access nila? Ano po mayroon? Ibig sabihin, sige, meron kang struktura, may opisina, ginagamit. Paano siya ma-access ang tao? What, may wall ba siya? Paano siya na-access? Wala lang. Maximum kinain yung buong bangketa, tapos doon na mag-uopisina. May bangketa pa rin po, mayon. Nandun pa rin po yung bangketa. Kinain nyo, pagka ganyang kaganda, nakapaghanap buhay yung mga kapitbahay natin, tingnan nyo,
Kung yan, you know, tingnan nyo lang, yan lang na may hiningi namin no, ng syudad. Wala kami ibang hiningi. Sa totoo lang, wala talaga eh. Yan, no? Because they have studied it already with that space is enough to operate smoothly all the way. Yan, no? Oh, yan. Okay, tamo yung tricycle na yun. Lang, boom! Yan na, buntis na. Oh, yan na. Boom, hinto. Oh. Eh, yung truck, oh, nakita mo, bilis yung takbo. Wala na. Tigil na tayo. Oh. Yun yung point natin ng self-discipline. This is what you call self-discipline. Oh, maluwag. Hindi na mabaho, no? Hindi po. Hindi na. Hindi na po. Hindi na po. Tuloy mo sa akin, ha? Pagka bumaulit yung anan, pahihigop ko sa engineering lahat. Ang dami kong engineering na nakatake ka. Wala po. And po, pedestrians are forced outside the yellow lane kasi occupied po majority ng ating tricycles. Ano talaga tayo? We're trying to live within whatever mababawasan yung pag binakanto mo yung kanina. Ang templo pa. O ito, ano yan? Stop. Stop. Atras ka konti. O, hindi yung may kotse. Oh, thank you. Sesya na kayo, hindi mo rin gumamit eh. Ano ba ito? Todits. Mayor, yung napansin niyo kanina, ano po siya, mga debris po siya ng giniba galing sa mga kabahayan, galing sa looban. Hindi, yung truck, yung kotse, saan yan? Ayan, saan ba yan? Ayan. Ano yan? Vespa? Vesta? Vesta. Ano yan? Wala mayari? Sira yun? Actually po, sila po ina-advise po natin na umalis po. Katunayan po, last Monday po, nagpadala po ako ng liham sa inyong tanggapan. Actually po, hindi lamang po sa inyong tanggapan, pati na rin po sa MTPB, sa DPS, sa even MMDA po. Humihingi po ako ng tulong para po, aminin ko po Mayor, no, bilang kapitan po ng Barangay 20 Parola, hindi ko po literal po kaya lahat yung that's why we're trying to help you. Po. We're trying to make decisions now. This is now decision making. Today is decision making. Once we said, pag kami may sinabi na, ayun na yun. Yun na yung gagawin natin. So, tanong ko, ito, kanino ito? Mga taga-looban. Hindi, gumagana hindi. Gumagana po yan. Nagpa-park po dyan. Okay, sige, yung debris ha. Then, sige, please continue. Gumagana po ba yan? Opo, talaga? Mayor. Opo. Parang kuliklik lang, ha? No, na eh. Stop. Komersyo. Okay. Ayan na, pagminto. Katamaran ng tao yan eh. Alam mo bakit? Ayaw maghanap ng space. Gusto paparada doon sa kusa niya gusto. Tapos mag-aasad na lang. Yun! Counter floor. Buti naman, nag-iba na kulay ng pader na doon. Kala ko kasi dyan nalipat yung city gel. Kulay orange yung dingding ng araw. Di ba ganun sa preso? Ganda oh. Ayan yung pinuntahan natin dati, no? Another access room. Tingnan mo, atras ka konti. Pasinin mo, hindi maganda yung kalye, pero maganda sa paningin. Kahit na marami pang pangit na structure, why, ba't maganda sa paningin? Yung purpose, it's the purpose eh. It's like the underpass of yung nilinis namin dyan. Kaya may mapaganda eh. Una, gastos lang eh. Pero mabango, malinis, undisturbed.
o unobstructed. Yan, pagkaganyan, no, kita nyo. Yan, tingnan mo, di ba? Pwede naman makapamuhay. Ayan, pamuhay sila maayos. May hanabuhay pa yata ito, it's so. Opo. Oo, kita mo. Eh kung wala siyang ilalagay dyan, dire-diretso. Please continue. Nanatili ang ganyan din. Todit, sino yan? Outpost? Outpost po, Mayor. Police outpost po. Kaya lang po ngayon po. Wala namang police eh. Ngayon po, wala pong naka... Pero po, nung mayroon pong police po yan dyan, ang laki pong tulong. Ang laki pong tulong po sa area. Kasi yung lugar po ng canton na yun, likuan po ng truck. Dennis, take over of this space. Make it an MTPP outpost. Eh medyo marami akong yero ngayon sa ano cemeteryo. Plywood yung pinakita. Gawin yung MTPB. Alam mo bakit? Pag nagbahay ka ng dalawang MTPB diyan, this is middle part of Parola already. Atras ka konti. Atras ka konti. Atras konti. Video. Sub. Oh, hindi yan mababantayan ito na laging buka. Tama? Yan oh, bukang-buka oh. Dalawang MTPB, di ba? Dalawa ha, tandem. Para may kakwentuhan siya. Baka manood lang ng video ko yan. Okay. I hope whatever that we're talking... Ito ha, wala tayong tolong kaysa na. Basta kung ano napag-usapan natin dito. Yun eh, ayokong paulit-ulit. This is 43 million square meters of land ha, that we're handling. I think one talk is enough already. Setting policy. Oh. Sige, okay. Kala ko ba mahirap ang mga taga-parola? Yun na din. Toits, nanito, anito? Atras konti. Yan, ha? Oh my God. Okay, please continue. Live po kasi ito nila. Kamora, orawi. Galing naman ng ano na to, gate na to. Puro halaman. Kung sinong gate leader dyan, magaling. Oops, basura. Okay, fast track. Same, same. Ayan, no? Oh, ayan, teka. Basura. Kailan kuha to? 2 weeks ago po. Ah, 2 weeks ago. Chairman, pwede nyo ba mag-budget? Bili ka ng container sa ilalim ng ano? Tingnan mo lang ha. May tindahan ng mga lumang container sa atraka ng Delpan Bridge sa kanan. Di ba isang container? Pawilding mo yung kalahati. O, di dalawang bibig na siya. Yung dingding. Okay, dingding. Gawin mo siyang biganon. Lagyan mo lang ng bakal sa baba. Para pagdarating yung truck ng basura. Katas lang yun. Dadausdos yung basura. Sa lawa kunin ng truck. Bawat gate. Kaya po, Mayor. Kaya po. Mura lang yun. Kaya po. Kaya po. Para, kasi pag container, ano lang ha, yung wag de 20 ha, may digis eh. Digis lang. Digis lang. Para siguro
in between of two gates, may isa lang. In fairness to ano, in fairness naman po sa humahakot ng basura. Regular po kami nahahakutan ng basura dito sa MI City Road. Ang nagiging problema ang naiiwan po diyan mga debris. Usually ang hindi kinukuha yung mga hindi talaga eh. Bato-bato at saka yung mga supa. Ngayon, ang tulong namin, ang tulong namin, kami yan, DPS naman yan. DPS ang kukuha. Debris, so i-report ko lang kay Densyo kagad para mapadala ng... kasi hindi talaga kukunin. Pagka dumating dyan compactorize, hindi magkakarga ng bato yun. Hindi magkakarga ng mga malalaking istruktura na basura. Mayor, samantalahin ko na rin po yung pagkakataon. Yes, para po sa DPS po, no? May problema po talaga ako ng basura sa Isla Puting Bato. Okay. Sa Bungad nun. Sa banda nun? Bungad, malapit na mismo sa bumanga ng Isla Puting Bato at saka yung nandito po sa may... Hindi pinapasok ng IPM? Irregular po ang hakot doon. Tapos po, yung nandito naman po sa amin sa papuntang Negros Navigation sa may Pierdos, nasa harap ng health center, nainsan na kasi pagpatawan nyo na po, naninira na po ako ng kariton na hindi taga sa amin kasi ginawa kaming tapunan ng mga karatig barangay. Ang doon, regular na kukuha yung area na yon. Ang problema namin yung nasa dulo. Malapit na po sa bumanga ng IPB. Okay, ito naman. Masakaya. Pare. Ayan. Mas maganda yung kulay ng pader ng kay Masakaya. Mas parang mas maliwalas. Environmental friendly. Bugaw. mas maliwalas. Ayos naman pala. Sige, all the way. Yan lang oh. Sana mapagkaisanan natin mga kagawad, both barangay, tanod both barangay, chairman both barangay. Na talaga, tukdin na lang natin yung ano, yung dilaw na guhit. Mayor, we have in attendance today the representatives from the two TODAs operating in Parola. Ayan, Aspi TODA, Parola TODA. Aspi TODA and Parola TODA. Ayan, no? Ayan ha, binigyan ko na naman kayo ng parking ha. Available na naman sa inyo yung... Yung hindi nagagamit doon, yeah, bigay ko na sa inyo yun. Yeah. Pandagdag ng space. Yeah. And we would like to suggest, Mayor, if pwedeng i-prioritize sa mga tricycle, yung mga residents lang ng Parola. Naman! Kaya kung ibibigay yan para sa kanila, pag binigay nila sa iba yan, di ito longest din sila. Sila rin naman ang nahirapan. Kasi, basta tayo ha, pakisuyo lang sabihin sa mga member. Pagkagabi, di ba tutulog na? Matutulog na, di ba? Lumagpas sa dilaw, kukunin namin ha. I mean, kukunin ng gobyerno. Lahat ang lumagpas sa dilaw, sa ating gabi o sa gabi, habang tulog kayo. Kasi mahirap manggising kung kanino may-ari yung 025. Kung kanina mangyari yung 002. Dahil iniwan na lang ng driver, lagpas sa dilaw. So, mauuso ang tricycle napping. Oo nga. Oo nga. Public property ko. Atras ka konti. Atras ka ko. Atras ka pa sa iglesia. Logic will dictate among right minds. Public property. O sige, durugin nyo lahat yun. Bikita na. Ayan o. Tama yan. Sige, abante. See? Public na yan. Yung pagamit natin sa mga... Ayan o. Ang laking space nito. Lagyan nyo ng atraka.
doon sa island, ha, chairman, para kung may bihikulo, makakit pa sila. Ayan, oh. Pabubulok lang yan. Maniwala kayo, isang taon, marami na naman yan. Hindi, sayang eh. Oh. Kailangan ko yung bakal na yan. Pang-barrier. Pang-emergency barrier. Magagamit yun. Oh. Ayan, 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 ayan. Oh, laki, oh. Ayan siya na yun. Diba? Oh, then you stop here. Stop here. Stop. Oh, yung poste na yan, yung poste na yan, pare, yung barandilya na to, o itupi mo, papalig mo sa pader. Harangan mo, para hindi naman madisturbo tong siway. Tama? Puputol ka rito, tenga. Ayan, o, yan. Tapos pa-welding mo, yung pinutol mo dito, pinutol mo dyan, ipa-welding mo, ibakot mo dun. O, di open space. Para pagkanan niya ganyan. Okay, go. Balik tayo rito. O, dito ganun din ang logic, ha. Ayan, ganyan ka lang. Mayor, excuse yes. me po. Pwede po bang mag-request na yung overpass na yan, tanggalin na? Tanggalin na, ilipat na lang po yan sa gate 17, patawid ng 275. Dahil ang gate 17, palengke. Palengke siya, tawi rin siya ng maraming tao. Doon sa gate 17, accident prone area, marami na po doon namatay na bata, pati matanda. Ilan na pong namatay namin, about ang bata, 5, ang matanda, 2 o 3 na po. Dahil yung tawiran na yon between Barangay 20 at saka 275, meron pong center island. Ang nangyayari, nagsho-shortcut po, tumatawid dyan. Last incident po na nasagasaan na bata, anak pa ng isang MTPB officer, bunso niyang anak na babae. Mumuulan, madulas, kaya na nadurog sa truck. Ngayon po, ang problema po namin dyan, wala naman pong tumatawid dyan sa area na yan. Wala. Pangalawa, ginagawa pa pong ano ng riot. Showdown. Dyan mag-showdown. Opo. Opo. Kaya ako, actually po, may plan na kami with, na-request ko na rin nung sa task force parola yan before, napag-usapan na. Pero much better po kung dadalhin po yan doon sa amin sa gate 17. Bakal ba yan? Cemento yan eh. Concrete. 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 Concrete yan. Mix. Concrete yan. Hindi mix. Yan. Mix. Ha? Mix. Concrete and bakal. Yung ilalim bakal. Bakal. Ito concrete. O sige, sulatan nyo na MMDA. Kanila yan eh. Ano yung MMDA yan eh. Tama. Parang po ni Chairman Tolentino. Ito? Opo. During time ni Mayor Lim. Wala naman dumadaan dyan. Magiging kubeta lang to. Yung mga nagsosolvent po na ginahabol. Hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka. Dyan. Tama. Actually, that's a temporary outpost po ng MTPB. Really? Yes, sir. For what? Stop. Dyan ba may pinatay na MTPB? Opo. Yes po. Ah, dyan yung, dito yung ano, satellite collection office. Kasi naging daycare kasi nung araw, kaya may... Nung magka. Eh, drugin nyo lang. Drugin nyo lang dyan. Okay, please. Oh, tapos na tayo rito, ha. Magpaliwanag na tayo, ha. Actually, this is side story. I just want you to hear it from me. Yung mga basic na yan will adapt to the solution sa ease of access. Ha? Sige, please, doon na tayo sa main double picture to, eh. Ito yung pangalawang picture. Kumbaga sa sinayan sa rektor. Okay. All right. With that, since simultaneous naman ang nagiging dialogue natin kanina with the line agencies present here, let's ask Mayor Isko for his main message regarding the general upkeep of Parola South Access Road. Hindi mo ba mapakita yan? Hindi ba? Yung... Drone shot? Sir.
the drone shot are coming from Arten. Sige. Okay. This was shot in 2017 by ICTSI. Pakiusapan nyo nga pala si ano si Tanael na ano niya na nakausap niya na sa kayong garahe do sa papasok dito. Okay. Para mag-clear lahat 'yon, pati talir. Kung may permit 'yon, tanggalan na ng permit. Forward please. Mayor, may isa pa ho akong request po. Yes. Mayroon pong footbridge dyan sa may Jollibee, Jollibee at saka patawid doon sa... Wala man tumatawid din doon. Walang tumatawid, source ng riot, pero ang problema, yung pong aminin po namin, yung pong approaching po paakyat po... Stop, stop the ano, stop the video. Approaching po papuntang Delpan Bridge po. Accident prone area po yon. As in, kung marami doon sa Gate 17, iyon siguro walang mintis. Saan to? Yung, sa Petron? Ano rin po? Tapat po ng ano, tapat ng Gate 2 ng Pierdos. Yung pag, okay. Kung galing ka ng Road 10, papunta ka ng South, pagsampa mo, may barrier yan sa gitna eh. Ang ginagawa ng mga tao, tinatanggal yung barrier para... Alam ko na yun, access ng almaryo. Access ng almaryo. Ang problema po namin, hindi naman ginagamit ang footbridge. Mayroon pang structure sa ilalim ng footbridge. Sa kanan, sa dingding. Nasa dingding. Alam kong kabisado yun. At saka yung area naman na yun na tinatawiran, napakarami na rin pong namatay. Okay. Yung problem for all, yung Delpan Interlink, yan mismo na yan. Abante mo konti. Yung sinasabi niya pagbaba niyan. Opo. Yan mismo, yan. Yung truck na yan, nakita niyo yung dalawa? Yan. Dennis, ha? Gusto ko nang tigilan to kasi tinutulak ng tao. Malapit na. Konti na lang. Stop. Nakita niyo yung dalawang truck. Sorry, ha? Meron pala akong pointer. Yan yung sinasabi ni, ano, ni Chairman. Tama? Opo. Kasi papuntang almaryo to, eh. Opo. Okay. Deng. Dennis. Sakit pantok mo. Nasa siya. Hindi, pero ito talaga ito marami na matay na rito. Kasi ipinagbabaka sakali ng magulang yung kaligtasan ng kanyang anak. Inutulak yung dalawang barrier. Opo. Pag ganun o pag ganito. Mayor, paababa, paakyat. Ito na. Hindi, ito na. Oo. Mamaya ang hapon, ha? Do whatever is necessary today. Once and for all. Total, leche naman ng traffic ngayon, eh. Dagdaga mo na problema ng traffic kaysa bukas pa. Sabihin mo kay Engineer Andres, lahat ng barrier dito, ang gando niya. Lahat ng barrier. Kumuha ka ng de 4 na tubo. 4 tubo. Panuhin tayo muna kasi may project naman dyan ang ano. Lahat yan, simula rito sa bibig nito. Lahat ng barrier, may bakal yan, may tenga. I-welding mo lahat yung tubo. Kaya. Mayor, matibay-tibay po, baka makilo. Kaya nga, di 4 pinahanap ko, eh. Andun, nasa loto, no? Tambakan ng basura ng bakal doon. Makikilo po, pag baka mabenta po sa akin. Hindi, ito. Diyan mismo yan. Yan yung sinasabi niya. Let's address this. Kasi cause also traffic to ano. Deng, ha? Ito, deng. Ngayon, ha? Ngayong araw na ito.
ngayong araw na ito. Tatawid na po. Hindi na ba talaga ng anemia o ha? Diyan dumadaan ang adyante eh. Ah, sudyante. Kasi, ito yan ha, ang katamaran ng magulang. Ha? Dito ka, dito ka galing. Opo, opo yan. Tapos may konti ritong tirahan. Opo. Ang katamaran nito, ito, ito, ito. Opo. Ayaw dumaan dito. Oo, ito. Atras ka nga konti. Sa video. Ayaw dumaan dyan, sa ilalim. Ito ba yung nilinis mo na? Opo, Mayor. Sigurado ka, ha? Opo. Mayor, ang problema dyan, yung informal settler, pero ginawa na rin, tinibag na rin, pero may natitira pa mga informal settler sa gilid ng, sa tapat namin, pero hindi ko nasakop. It's a... Kay Ala ba ito dahil? Oh, kay Ala, opo. Sino chairman niya yun? Cory. Oh. Kamo, baka gusto niya masampulan ni Secretary Anyo. Yun po ang problema. Kasi, kasi isa, we will recommend any hearing barangays. Sa tawid po namin, clear na po yan. Ang problema namin, ito na lang sa kabila na may mga import ISF. Eh, okay. Ang problema dyan, kaya na-access ito sa papuntang almaryo. Ang lapit eh, oh. Mayor, mas malapit. Sa totoo lang, dito yan eh. Sa ilalim. Opo. Pero Mayor, mas malapit po ang footbridge. Kung lalabas... Hindi, kung footbridge okay lang. Kung lalagyan natin ang dito mo gusto, di ba? Oh, ang problema ay yung kambyada ng truck papuntang Negros sa navigation, no? Hindi, Mayor, yung existing na footbridge po, kung talagang sarado na po yung area na yun, kung papasok sila ng almaryo, mas malapit po yun compared na dadaan sila sa silong ng tulay. Oh, sige, tapos alisin yung structure sa bridge. Abanti ka nga. Sakit-sakit ang ulo rito na. Sa may Jollibee. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Ayan, stop. Ito yung kinlata na El. Napakiusapan nyo na ito. No? Talyer. Inalis nyo yung talyer dito. Ayan. Ay, nice na. Ay, ito yung sinasabi ni Montejar. Sige, abanti ka. Abanti ka. Yun. There you go. May structure yan. Sige, abanti. Please. Ah, wala na? Oh. Eh, dyan yan. Ayan. Dyan na si Andres? Nandiyan pa ba yung nadurog na barangay, ano? Stop, balik nga konti. Yung nadurog na kotse nyo, Mundial? Nandun na po, nangalis nga, magawad? Nandito na yung, ano, sa tapat rin ng barangay. Nalis na? Hindi pa. Gusto yung pakilin nyo na? Bawal. Bawal eh. Ha? Ayusin pa. O, oh, dito nyo nilagay sa kanto? Hindi po, doon sa may papuntang ICT side. Sa likod ng, ano, barangay... Likod ng barangay hall. Hindi, kaya ang gawin ninyo, isokpan nyo na lang doon sa loob ng ano, ng parola, somewhere there. Baka dito sa kanto, nakakadagdag lang. So, ito anyway, going back ha. Para maging smooth ang pagbaba ng truck, walang access o foot traffic simula. Taasan mo pareha. Kasi baka talunin lang eh. Simula rito, ito yung bibig ng ano, ng tulay. May barrier na dyan. Oh, kasi meron namang island dyan. May island. Oh, yan. Simula ang island yan hanggang dyan. Puro barrier. Welding.
kumpiske. Sige. Okay na. Ano pa po sir nyo doon? May question kayo? Wala na. O, tapos, okay na? May concern ka pa ron? Hindi ah. Yun lang po Mayor at saka dagdag na ilaw po sa area na yan. At saka sana po mataas-taas po yung poste ng ilaw kasi nakikilo ang ganso. Opo, alam niyo na po yun. Ayun. Opo, alam niyo na po. Ano na ng Spider-Man. Opo, at saka yan din yung kailan lang po na... Alam niyo, did you know? Did you know? Yeah, I was... Ito, in passing lang to lighten up the moment. Anyway, tapos na tayo dyan. Yan yung portion ng lokal. Kayo, sa barangay kami. So, kanya-kanya tayo obligasyon, ha? Alam niyo ba, yung Paseco, nabi ko na, di ba, in denial pa yung chairman doon, eh. Mukhang, di ko mahiling kung ano tinitira nun, pero hindi niya pa matanggap ang katotohanan, alam ko yung loob ng Paseco. Pwede, di ba, nahi-denay sila, ng illegal connection. Meron kami palengke, city government. Pinatay ko kapag yung kuryente. Ubus, tatlong bloke. Walang ilaw. Puro stockholder yung nangiralto yung mga nakatera doon. Tapos, ang nakikinabang doon, yung redistributor. Excuse me, sir. It seems pag tinilingnan natin ngayon, no, kadiri itong mayor na to, pinag-uusapan, maliliit na bagay. Pero ito yung tipong maliliit na bagay na pinabayaan ng mahabang panahon. Eh. Kung noong araw pa, itinilagay niya sa plano ng DPWH o ng city government, noong araw pa, may struktura na dapat dyan. Now we're addressing it in a band-aid solution. Or immediate at least. We're just wasting our time looking at the bed or bigger picture. We're addressing, ano to? Ang tawag niya? Sa lupso? Yung mga maliliit na sakit ng katawan. So anyway, you have to, Chairman Mondejar, makisuyo lang sa inyo. You really have to cooperate with the city government, PPA, ICTSI. Tatlo lang yan. City government, which is in this case, DPS, City Engineering, and PPB. Yes. Mayor, may address din po ako sa PPA. Sure. Ito problema, si PPA, matagal na sa amin dumudulog sa barangay in relation to yung mga nakaparadang trucks doon sa gilid ng bumangan yung papasok. Yan, ito, sa kanan. Yan yung pinaproblema natin kanina. Okay. Kaya binigyan namin ang permitting. Yan po. Yan po lahat yan. Hanggang po yan sa bumangan ng Pier 4. Sa gate 4. Sa gate ng Pier 4. Pier 4. Hanggang sa kanto, hanggang papasok po ng Pier 2. Ang nagiging problema po dyan ngayon, nagiging taguan po yan, lalo na yung papasok ng Pier 2, taguan po ng mga truck. Doon po nakaparada sa loob. One time po, nagki-clearing operation kami doon, hindi namin mapaalis si mga truck na nakaparada. And then ang nangyari, nag-approach kami kay guards ng ay ang sagot sa amin, wala kaming pan-towing. Pinagbabal ko towing? Opo, wala kaming panghila dyan, hindi namin mapaalis kasi hindi namin alam yung driver. Sabi ko, medyo insultong sagot. Sabi ko, hindi ba jurisdiction nyo to? Kami maglilinis lang kami sa jurisdiction ninyo. Baka naman po po pwedeng, which is hindi po talaga namin nagawa. Kasi yung mga truck doon nagtatago, bumipin. Alam ko na solusyon. Let's address that. Deng, sabihin kay engineer, o nawala. Simula rito, super 4, hanggang dito, barikadahan mo ng... Yung katulad sa tatanggalin natin doon sa dingding sa parola, parikadahan mo lahat sila. Simula sa... Diba yung bagueta?
now expecting. Ito, stop mo rito. Huwag mo natin. Ito mo natin ka muna. Sige. Para di ko na ito balikan. PPA, makisuyo lang. Sige, atras mo nga konti. Yung makakaliwas. Kakanan siya. Sige pa. Konti pa. IPB Road. Sige. Banti konti. Yan. I-stop. O, PPA, walang exit dito. Lahat, papasok lang. Okay ba yun? PPA? Di ba ganyan? Tama ba ako? So, walang papasok, walang lalabas dito. Lahat, papasok lang. One way lang. Sa truck. Yes. Sila nga nagsuggest eh. Saan sinyo? Dalawa ko kausap eh. Mayor. Because you know your trade better than me. The only thing that we can do talaga is to absorb your suggestion. Mayor, additional po sa PPA po. Meron po silang mga container van na nakabakod po dyan, approaching PR 4. Yung may squatter, may ISF po doon sa area namin. Ang nagiging problema po, paulit-ulit po kami nagre-rescue ng mga bata po doon. Tinitirahan po yung mga loob ng container vans na nakapatong. Tatlong patong po yata yan. Na... lahat na yan. Marami. Marami po yan. Ang sana request namin, sana yung mga container vans na yun na nandoon na nakakamada, na ginawa nilang pangharang. Kasi ang problema niyan, Mayor, yung barikada na yan na ano na yan, na mga container van, may komunidad pa ako sa loob ng Piardos eh. Meron pa akong community doon. Meron pa akong isang grupo ng informal settlers na nandoon. Actually, kahit ako chairman, mula nung komandidatong kagawa, di ko pa napasok yun kasi may gwardiya doon eh. O, saan ka pupunta? Ay, di, hindi ka taga rito. O, hindi ko po muna papasok. Ang problema ko po, yung nakasalansan na container van, hindi po nakasara yung mga containers. Okay. Kaya ang laman po, mga bata, at saka pagdating ng gabi, sila po yung mga rioter. Actually, yung nanghahayari na may nabaril na bata, kailan lang, doon po galing sa loob ng mga van na yun. Sige, PPA, yeah, please, ha? Sa inyo yun, eh. Anyway, going back. As you can see, ito property line ng PPA. I mean, jurisdiction. Yeah. In between the truck, there is what you call bagleta. Doon sa bagleta, simula rito, para wala nang access sa mga yan. Simula rito, Dennis. Okay, abante. Please. All the way. Sige. Yan ha. Lahat yan. Makukulit yan. May panahon na. May gobyerno namin nila. Sige. Okay. All the way. Hanggang doon sa Pier 4. Okay. Ito gagawin ninyo. Balik ka sa lumang video kanina. Balik ka doon sa lumang video. Yung may Iglesia ni Cristo. Sa may iglesia. Yeah, sige, play mo lang ha. Ito, sige, play lang. Huwag ka ma-excite. Just play. Gusto mo kagad ilabas eh. Dribble mo muna. I want you to build like this. Ganyang kataas. Stop. Kung maaayos nyo yun na dito, kung paano puputol-putulin. Pero hindi, mura lang sa ICDSA yan.
Marami yan sila. Pero kung maayos nyo ito. Tapos ito, gamitin nyo din pansamantala. Ang puputulin nyo ito doon sa ibaba ng tulay. Sa gitna. Ganyan. Pag chinap-chap mo yan, ganyan. Nakakabuo ka rin. Tapos ito parang wala nang napapagod na ako. Napapagod na ako. Padalang-padalang ng pangkit ko kaya. Hindi, pag may naka-welding, pag ito naka-welding ito sa concrete barrier, yan. Mayroon ibang yan. Tapos i-welding mo pa all the way sa poste ng ilaw, sa tulay. Dingding mo, yung pinaka-ganito niya, yan. Idulo mo hanggang sa poste ng tulay. Yung ilaw, hindi natutumbay. O, ito ah. Okay, balik tayo doon sa video. Ito yung gusto ko. Para naman tayo, matigil na tayo. Kasi magiging perennial problem lang yun. Mayor? Separate the consequences later on. Yung backup po sa center island po ng Dilban, kayong approaching. Baka may barbed wire kayo kahit luma, kabit na doon para hindi po akyatan po. Hindi may akyatin yun pag ganito nakataas. Ito, ganyan nakataas yan. Ito, barrier. Diba? Yan ang barrier. Tubo. O, tapos square. Diyos ko. Yung mayor problema sa mga parking din. Actually, yung doon sa... So anyway, tala mo na, chairman. Ha? So, balik tayo, abante. So, pier 4. Hanggang pier 4. Coast to coast na. Meron yan. Yeah, stop. Sa katuan yun yan. Para maging virtually inaccessible sa foot traffic, inaccessible is small vehicle para pumasok sila dito. Why? Unang-una, bata pa ako, walang access yan dyan. Ang access talaga niya sa pier kasi lahat ito, PPE yan. Along the way, nakakilala na Sigang Mayor to, kaibigan ni Kumpale, binutas yung dingding. Binasag niya. Okay, maluwanag natin. You were saying, Chairman? Okay na? Okay na po, Mayor. Oo. Oh, kasi... Wala kang kuha sa... No? Sige nga, okay na yan. Play. All the way nga, play. Play. All the way, play. Pass forward. Ngayon ka ma-excite. Hanggang doon pa yan, hanggang doon pa yan. Siguro mga 200 meters yan. Hanggang 4, doon sa Zaragoza. So magiging virtually highway siya. Yun ang gusto kong end game. Stop. Ayan din, oh, sinasabi ko, pose ng ilaw. Diyan mo simulan yung pagbarikada. Hanggang doon. Hanggang doon sa may island, doon may island. Ayan, ito mo, pag yan sinarado mo yung katulad yung sinasabi ko, virtually highway na siya. Diba? You created a virtual highway because you limit the access of any type of vehicle or pedestrian. So, it's now a highway, which is a highway. Highway naman talaga yan. So, yung tanan, walang lalabas sa truck. PPA yan. O lahat ng truck na lalabas dito, hulihin ninyo. Pwede kotse lumabas. Pero walang lalabas sa truck. Ayan. O, lumabas o galing dito. O hulihin lahat yan. Ha? Tikita ninyo. Counterflow. 3,000 counterflow, di ba? Magkano counterflow? 2,000? O yan. 2,000 ng 2,000 yan. Sarap niya. No? O, pasyado. Maso. Okay. We're done? Thank you very much. Meron pa kayong request. ICTSI, ATI, ito na yung chance nyo. Do you have any requests? Yung issues in your road within our authority. Pag sa loob ng PPA, dyan naman ang PPA. Any more requests? Actually, todas are, would like to request something. Oh, sige. Ano kanta? Kakanuto.
of Parola Toda. Magandang tanghali po, Mayor. Ako po yung presidente ng Parola Toda. Yung inaano po ng ICT sa ina Yellow Lane, kaya naman po namin gawin. Ang nagiging problema lang po namin, yung mga nasira mga motor na inilalagay, lalo na yung mga single, inilalagay doon sa dapat napilahan ng mga motor. Kaya yung mga tricycle na dapat pipila, lumalabas Mayor doon sa Yellow Lane. Kaya yung mga tricycle ng mga single at yung mga single at saka yung mga sirang tricycle, siya nakaparada rin sa dapat pipilahan ng tricycle. Ginagawang parking na nila. Lumalabas tuloy ngayon ng tricycle namin dito sa labas. Ilan ng MTVD ngayon naka-assign? Okay. You call the attention of our MTVD. Handa naman po kami makipagtulungan para sa ikagaganda ng parola. Thank you naman. At yung di pong panukala po para sa tatlong gulong na tricycle, nakikipagtulungan din po kami, Mayor. Okay ba yan sa inyo? Pabor ba sa inyo yun? Pabor po sa amin. Na magkaroon ng space doon? Opo. Pabor yun sa inyo? Napakalaki pong pabor na sa amin yun. Mahilig ako Starbucks, ha? Charo. 120 lang yan. Wala akong... Well, inaatawa ang busi. Pinutungan mo. Okay. Sa inyo na yun. Sa inyo na yun. Parola Toda, Aspi Toda. Oh, sa inyo. Salamat po to sa binigay po ninyong parking para sa mga tricycle. Meron lang akong pakisuyo. Total, meron naman kayong butaw, di ba? Meron po. Tama. Sa asosasyon ninyo, may butaw kayo. Meron po. O panatili nyo naman malinis. Opo. Parking lot yun eh, oh. Sayang, oh. At saka sa ano po, kung gagawin, katulad niya, gagawin ako parking ngayon, kailangan po talaga mayroong bantay na mag-maintain doon sa ano na tutulungan na lang namin. Naku, Diyos ko, delikado yan. Kasi kung wala akong bantay din yan na tricycle na yan, uso po ang nakawan yan. Kala ko sino magmamando, sino magparada. Eh di meron na naman yan para kay Edith Patty. Sige, kayo naman ang ano eh. Kayo naman ang initial beneficiary. O di makipag-ugnayan ko yung kay Chairman Masakaya. Makipag-ugnayan ko yung kay Chairman Mundihan. Paano gagawin? Di, you have to... Ako, what I... Ang paniwala ko ah, tingin ko kayo nyo mag-usap-usap. Opo. Yung ganyan kasi kayo-kayo na yun. This is now the, ang tawag yan, day-to-day. Basta yan, binigyan namin yung espasyo, manage it clean. Don't go sa dilaw na guhit. Yun, bigay na natin sa pangkalahatan yun. Okay? Kaya po ano? Namin ibigay yung lahat ng dilaw. Space po na dilaw na yan. Ang nagiging problema nga lang po dyan, yung mga naka-illegal parking po. Yun lang po ang nagiging problema namin. Tanong, anong difference nyo sa kotse at tricycle na nakaparado ron? Kung ang kotse ang tawag mo illegal parking? Parehas po. Ayun, no, pareho kayo illegal parking doon. Kasi baka may mali kasi tayong konsepto eh. Ituturo, kaya tayo hindi nare-resolve. Ituturo natin siya kotse, illegal parking. Ako tricycle lang ang parking, hindi ako illegal parking. Eh, pareho naman kayo illegal parking doon eh. So my point is, ang gawin natin, ha, oh, may nakaparad ng kotse, kaya ako rin tataka, parola, puro nakakotse. Yan. Yes, Brian. Ito po address po sa ICTS, ayan o. Hindi, yun muna, doon muna tayo. Gusto kong sagutin yung ano. Magandang mapapanatag ang kalooban niya eh, dahil issue nila sa negosyo, sa hanap buhay. Relation din po doon. Kasi ang problema, katulad binabanggit dyan, mga four wheels. Okay. Dati, hanggang ngayon, ang ICTSI ay mayroong parking area kayo doon sa loob. Dati, supposed to be, tama ang sinabi ni Mayor, hindi naman kami lahat sa, hindi sila ang lahat sa parola mahihirap. Kasi may mga kotse, mga naka-four wheels. Actually, nagkaroon po ng dialogue tungkol po dyan. Meron, ang gusto lang po sana namin, kung ang local government of Manila, kasama ang ICTSI, kung meron sana may identify na space pa, para po itong mga four wheels na ito, wala na po ito dito sa... Wala, wala. Kasi kung ako may space ako makikita, iwagkat ko sa tracking.
Kasi it's all about tracking. This is about logistics. This is about port operation. We are in the middle of the port operation. So tayo yung makikibagay sa kanila bilang pamayanan. Kasi in the first place, mali nga yung existence natin doon. Diba? But who's to blame? This is a 40-year-old problem. Kaya nga wala pa kayo, ako lalahati ko kayo. Lahat kayo rito. Wala pa kayo sa parola na sa parola na ako eh. Wala, lalahati ko kayo. Tinamaan ako na re-blocking ng ICTS, MICP road. Yun yung bahay namin. Kaya nabiyak ang parola, District 1, District 3. Kasi sa totoo ng araw, parola compound lang yan. Eh si Masakaya yan, alam to. Tama. Antigo to sa... doon yan sa District 3. He knows what I'm talking about. Now, nandyan na yan eh. Gusto ko lang maliwanag sa isipan natin pare-pareho. Tayo ang nakikibagay sa kanila. Wala tayong choice. Operation nila eh. Tayo naman talaga ang... Anong gagawin natin? Siyempre, tayo naman, mga nanay natin, pagkasakali lang dyan. Tapos kaya na tayo lumaki, kaya na tayo namubay. So gusto natin, we try to live in... Ano ba pwede namin i-share bilang mamamayan? This is now sharing of responsibility. So, instead, yung katulad ng attitude na yun, ituturo natin yung may kotse na may kotse, at tricycle na may tricycle, why not talk about solution? Instead of talking about problems. Kasi lahat tayo, from the beginning, tricycle, kotse, lahat tayo doon illegal. Kali yun eh. Kaya hindi natin po pwede sabihin, masama siya, masama ako, pero mas masama siya. Pareho lang masama yun. Kaya kailangan itama na natin, tama na mahirap tayo, pero kailangan itama na natin yung mindset. Ano nga ba kami? Siya, maswerte siya, nagkakotse siya. Pero hindi ko siya pwede hayaan makapangabuso. So the best thing to do it is to address yung apat na gulong sa tatlong gulong. Tapos ang maganda rito, dati wala kayong espasyo. Easily ha, tansya ko ha. Mga 5,000 square meter yun. Of additional open space. Ano ko lang, tansya ko lang. Pag tinotal mo lang yung haba nung kukunin. That's an additional space for tricycle. Lahat gawin nyo na lang doon para wala na selosan. Lahat yun, kuliglig, tricycle, pedicab. Walang ibang pwedeng pumarada. That is what you call solution. Di ba? Walang kotse. Anong tingin mo? Anong maganda? Maganda po yun, Mayor. Pinakamaganda solusyon po yun. Kasi yung mga dapat paparking doon sa na, mga tricycle doon sa pinipilahan nila, doon na sila paparking. Wala na silang paparking ang iba kung dito lang. Tapos, parada nyo, security. Tama? Baka magkaroon ng gawing kalakal yung sidecar mo. Tama? Tama po yun, Mayor. Yan ang mga issue nyo, na kaba, hindi ba na nakawin yung gulong ko? Di ba? Hindi ba na nakawin yung gamit ko? Yan ang mga issue nyo, di ba? Opo. Who can resolve it? Sa tingin mo, sino pwedeng makaresolve ba? Ang inaano ko lang po dyan, Mayor, ay sana, katulad yan, nasasakupan ni Chairman Masakaya yung ano na yun. Pero hindi kaya ni Masakaya yun dahil pupunta nga yung taga-District 1 eh. Hindi po, yung sinasabi ko lang po, yung parkingan naman po yun, nasa District 3. Ngayon, ang inaano ko lang po naman, magkaroon din po ng bantay doon sa paparkingan ng mga tricycle kasi nga po, puso po ang nakawan dyan. Lalo na po yung mga tricycle ay mga bago ngayon barako, dinanakaw po ang mga carburetor. Mayor, sasagutin mo natin. Hindi, tama naman ha. Nalulungkot lang ako na mahirap, kapwa sa mahirap, nagtotolong isa. Tama po yun, Mayor. Di ba parang talaga? So my point, total may butaw naman. Ganito gamitin nyo ha. No, huwag kayong butaw.
isang araw? Ang kota po namin, Mayor, ay 20 ang isang araw. Wow, malaki-laki lang ang membro nyo. Ang membro ko po ay nasa 350 po ngayon. Oh, that is 6,000. Pero yung sa lahat po, 7,000 to be exact. Hindi lahat po nagpupunta ng ganun ka lahat yung iba kasi yung pag may permit po, binabawasan namin. Ginagawa ko lang po 20. Pag walang permit? Pag may, wala po permit, ginagawa ko 20. Eh, ba't naman pinatatakbo mo walang permit? Eh, illegal din yun. Eh, hindi po yung may... Kasi yung isda, ang isda mahuhuli sa tubig. Wow! Kasi yung dati pong mayor pa, noong dati pong mayor pa noong si... Si kaman yun? Noong mayor. Pinapayagan po ni Mayor noong una na kahit expire ang motor, pinapayagan nila makakuha ng permit. Ay ngayon po, bago ko kapital ngayon ang body lab ng aking mga membro, kailangan bagong renew ang lahat ng motor nila para makakuha sila ng permit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, kung maintindihan ninyo lang ako, pwede tayong mahirap. Pwede tayong maghanap buhay bilang mahirap. Pero pwede rin, habang naghanap buhay tayo bilang mahirap, may dignidad. Yun yung tamang attitude eh. Kasi with that, there will be peace and order. Because you have, meron kang malasakit sa kapwa. So anyway, I think that's your problem. No, that is your problem. Now, let's just say now, you have 20 pesos. Opo. Tama ba? Opo. Oh. 20 pesos. Nakakailang ka isang araw? Hindi naman po kasi lahat ng tricycle. Hindi nga lahat, maluwanag na. Ang pinakamalaki ko po sa isang araw po nasisingil ay 3,000. O, oh, di 90,000 yun. Sa buwan? Opo. 900, that's 1 million 80 in 1 year. Doon po sa kinikita namin sa punto namin ng asosasyon, pagdating po ng December, ginagamit po namin. Hindi ko tinatanong kung saan yung ginagamit. You don't have to explain. I don't know. I don't want to intervene or interfere with your how you manage your fund. I'm just saying that we have about 1 million 80 on average, kasi it can be more. On average, 1 million mahigit na pera sa asosasyon. Opo. Most likely. Pwede ba akong mag-presidente diyan? mali yung binasok ko career eh. Consultant na lang ako. Hindi, ganito gawin ninyo. Sige. Chairman, at least para hindi na pumutok kung saan, ako na nag-abiso. Chairman Mandiha, Chairman Masakaya, kayong mga asosasyon. Sino gusto magparada? 2 piso isang araw. Pero ang kukuha, piso sa barangay, piso sa asosasyon. Opo, pwede po. Then you tell me, isano kami kukuha nung magbabantay? Or, di ba pinakuha kita ng piso? Pinakuha kita ng piso, barangay. O, di may pachicha na yung tanod. Tama ba? Tama po. O, tapos kayo naman, maglalagay kayo ng utaw. Opo. Pamoste. O, saan makukunin? Sa asosasyon po. Oh, saan galing yung kuha ko, pampasweldo mo sa kanya? Sa piso po. Yun! Eh, yung pasweldo mo. Tama naman, di ba? Kasi bakit? Ang paliwanag mo sa kanila, dito, dyan kayo sa kalye, pag natsambahan kayo, lumagpas kayo sa yelo, bukas, wala na yung motor mo. Tama? Tama po. Kung dito, wala na nga yata dumadampot ng piso sa kalimiyon eh. Hindi, kasi pwede nyo maging rules eh. Ipapasa nyo lang yan sa ano, sa board. Sa board ninyo. Mapapasa lang kayo ng reso. Di ba? Ano tingin mo, Chairman Masakaya? Di ba? Kaysa gawin pa natin, magkukubli pa tayo pare-pareho. Kasi alam ko na pero problema mo saan ka kukuha ng panggastos para bantayan yung lugar. Para hindi na manahaw ng karburador ng mga barako. Tama po yun. Ito na. Mayroon ako isang... Yes, please, Chairman. Yung pong bakot na nakita natin kanina, kung tatanggalin po yun. Saan mo gusto? Hindi po. Tanggalin. Ano po, magiging eyesore yan.
kasi matagal na po na yung problema kaya, kaya po pinakuha niya. Magiging eyesore po yun sa ICTSI internet. Eyesore din naman ngayon lahat eh, left and right eh. Yan po, all the way. Hindi po tatanggalin yung bagot. Magagawang pagamparahan yun, matapan yung bagot para hindi makita yung mga kami. Now, the question is, okay, eto na tayo ngayon. Sige, gusto nyo ng nitty-gritty. Okay, tama na nyo. May bagot ako. Ang espasyo ko, bangeta. Paano ko susokpa yung motor? Ganyan, pipila. Lalabas na ako ngayon. Yung saan po magiging problema doon yung paglalabas na ako. O paglapas at pagpapas. Eh, naipit ako sa pagitan, naipit si Densyo sa amin ni Romy. Saan siya lalabas? I-multiply ko po yung mga gate para marami na basa, marami pasukan. Okay, ganito pa rin. Ito yung gate, katabi ko sa kanan. Katabi ko yung gate, binutas yan. Ito ako, nakaparada. Si Densyo nakaparada. Si Romy nakaparada. Naipit tulad si Densyo. Tatawagin ako. Pagtawag sa akin, hindi, ano pa ako sa gate 17? Paano siya lalabas? Hindi, ito ha, ano tayo ha? Total batenggahan tayo ng ano, idea, ng konsepto. Brainstorming ba? Sa English, sa kanila, sa corporate world. O, tayo batenggahan lang ng idea. O, paano ngayon yun? Pwede ba yun? Hindi mo mahirapan? Hindi po, siguro kasi malugi yun. Ngayon, yung bantay, magiging bantay siya, bahala pa sa wala pong inalak. Oo, oh, ayoko nga may lak. Yun nga, kaya kung nga gusto tanggalin, ayoko na may lak. Dahil nga doon nga magkakaleche-leche at maya-maya magsasaksaka na yan. Mag-aaway na yan. Magkakainitan yan. Binibigyan mo ng paboriyang yan na yan. Aspitoda na yan. Parolatoda na yan. Ayun, away na yung dalawa. Pabalik na naman tayo noong 1999 na nagpapatayan yung parolatoda saka aspitoda. Eh natigil na yan ng mahabang panahon. Tama ba? Ano maganda? Ano, kasi may suggestion si chairman eh. Ako gusto ko sundin yun. Kaya lang, paano ngayon? Halimbawa, paano to kung lalabas na? Pwede po yung sinasabi ni chairman na kaya lang, kailangan malimit yung kanyang gate. Madalas? Madalas yung gate niya kasi kung madalang ang gate niya, mahirapan talaga lumabas. I-multiply ko na po mayroon gate para makalabas. Oh, pero yung merong ground, playground, drugin lahat ng structure nun ha? Yes po. Lahat. Nakita niyo yung kinusumong space? Opo. Sayang. May nagpadulasan ba? Wala po. Iba ang dumudulas dun eh. Dun sa opisina. May nagpapadulas dun sa opisina. Mayor, may namatay pang bata dun. Kasi nga, it was not designed to be a park. Masabi lang kasi may project ang City of Manila, ma-please lang yung mga taga-parola, uy, ganda. Pero sa totoo, there's no purpose. Paano kayo patadala yung anak ko dyan para magpadulasan na mayroong 16-wheeler na daran sa harapan? Okay, may isa tayo ha? Mayroon, meron pa po akong isang problema. Okay. Kasi yung mga tricycle na... Pinagahasa mo po ah. Inaano ko na po yun, kakapagkataon na po ito. Sige. Yung pong divisoria po, Mayor, ang tricycle po namin kalat-kalat kasi wala po siya lang talagang legal na parkingan. Binigyan ko kayo ng island dati. Pinalis po nga kami doon, Mayor eh. Kaya nga, binigyan ko kayo ng island dati. Tanong? Di ba pinadiretso ko na yung Cubao Divisoria? Opo. Ang U-turn nila, Asuncion. Asuncion na po ang U-turn nila. Tama? Opo. Bukas ba Santo Cristo? Bukas Santo Cristo. Hindi, yung bukas yung ano. Ganito yun. Opo, bukas po yung isang pwede ito. Bukas po yan. Ito, Asuncion. Bukas ito pala. Sila. Ito yung binigit. Ah, anong gusto mo ngayon? Ang
inahilig ko lang po sana, Mayor, para ang tricycle po hindi nakakabuhol po ng traffic sa Asunción, mapigyan sana po kami ng kaunting kahit na mapilahan ng tricycle para sa mga commuter din. Kasi nahihirapan din po kami, nahihirapan din po yung commuter, nahihirapan din po ang tricycle kung saan po kami lalagay. Parola to na ha? Parola to na po siya. Eh paano si Aspidoda hindi nagre-request? Kasama po natin. Katabi po si Aspidoda. Kasama po kami sa pila dyan eh. Tanungin mo siya kung nagre-request siya, nakakaya naman. Ano ang masasabi mo doon sa request ng Parola Toda? Press Marinas? Ay, sa akin pong ano, may kahilingan po ako sa inyo. Pagkakataon ko na rin po ito. Kasi ang RMC po namin is 300. Hindi, teka muna. Doon muna tayo sa unang problema na pending. Parking, loading and unloading. Sa recto. Gusto po namin yun. Gusto nyo? Gusto nyo balik ko yung binigay ko sa inyo dati? Yung dating pilahan po, eh, inaagaw po ng ano po yan, ng mga nagtatawag. Hindi po sa akin mapupunta yun. Hindi. Gusto nyo bang ibalik ko sa inyo yung binigay ko sa inyo dati na inespalto ko pa yung ibabaw ng island? Sa gitna po. Tama. Okay lang po. Di ba pinaspalto ko pa yun nung vice mayor ako? Gusto nyo ba yun? Opo. Ano? Kaya nyo bang disiplinahin ang sarili ninyo? May problema po ng amin dyan. Apo, gusto nyo. Hindi nga, madidisiplina nyo ba ang sarili ninyo? Apo, sir. Kasi gitna yan. Although nakita ko naman yan ng maayos, basta talaga kayan, basta talaga dinisiplina, nakita ko naman yan ng maayos eh. Will you, can you, kaya nyo na disiplinahin ang sarili nyo? Apo. Ha? Sabi mo na yung prosindo ron, balik na. Dito sila sa Jaya. Yung dati natin. Good news. Maluwag na sa Delpan o sa ating mga media o na ano na, kakaroon na ng ease. Oh, anyway, balik mo. Mayor, nagiging problema namin dyan, yung nagpapapila dyan sa TV Palma. Sino? Yung pulis po ng, hindi ko alam kung saan siya nakadistino ngayon. Tili pa, ni Palma ang apelido niya eh. Tili. Babae? Opo. Babae? Babae po. Ano ko ba matatapang kayo sa parola? Hindi. Huwag ka natisisiin yung nakaraan. Wala na yan, nandun na sila, di ba? Kulat na nga eh. Ay inahinlo lang namin po sa kanya, sana naman po yung tricycle, ayusin niya ang pagpapila at saka yung nagbabantay doon ang kapatid niyang pulis, sana ayusin niya ang pagbantay. Teka muna, sino ba kausap mo? Tayo magbantay. Hindi po, meron po kasi nagbantay. Sino ang kausap mo ngayon? Si Mayor po. Okay, sino naman ang pwede masunod? Over police or mayor? Mayor po. Okay, ito, maliwanag na. Magpapapila doon. Aspitoda, Parola Toda. Tapos. Maraming salamat siya. Para, pag nagka-leche-leche, hindi ko susisihin yung PCP Commander. Kasi kaharapan nyo lang yung PCP Commander. PCP Commander, di ba? Opo. Tama ba? Tama po. Kayo man ang nagod sa akin. Opo. Kaya nyo yung responsibilidad na yun? Kaya po namin yan. Huwag lang pakialaman kami ng pulis na nagbabantay doon. Kasi nagbabantay, nakikialam po yun. Nakadrugs ka ba? Tamang hinala ka, nililinisan natin doon. Mayor. Hindi, kasi straight talk lang tayo kasi sayang ang oras. Manwala ka, I'm just trying to fix things. This is now fair. Will you take responsibility? Kayong dalawang presidente. Kaya nyo bang papanagutan sa akin bilang inyong ama ng Luzon, nadidisiplinahin ang miyembro ninyo, among o kayo na mismo, na walang lalatag sa baba ng bangketa. Opo. Na lahat kayo nasa ibabaw ng bangketa, bibigyan ko kayo ng atraka para makaibabaw kayo sa bangketa ng maayos. Mapapalinis nyo ba yun? Mananatiling malinis ba yun? Opo. Mananatiling maayos ba yun? Opo. Sigurado kayo? Opo. Kasi kayo, binibigay ko na sa inyo ang kapangyarihan eh.
na ayusin ang mga sarili ninyo. Ito yung pagkakataon nyo na. Kaya kayo, tinutulungis ng lespo kasi ginagawa nyo yung gusto nyo lang gawin na lantara namang masakit sa mata. O kaya kayo papasokin ng lespo. Kuno, aayusin. Hindi, aayusin lang yung koleksyon. Kaya nga, o ngayon, wala kayong walang koleksyon, walang obligasyon. Hindi, ano na tayo ha? Straight talk. Kasi hindi matatapos yung problema nyo na yun. Binigyan ko na nga sa inyo yan dati. Hindi ako nagtatapos. May sinabi ba akong Teddy dyan? Wala po. Nung araw? Wala po. Wala, di ba? Bakit kakapasok yan sa picture? Bakit? Wala na ako sa gobyerno eh. Alam mo? Opo. Napansin mo? Nung nawala ako sa gobyerno, nagpasukan na sila Eddie at si Pati. Nandiyan na po sila. Oh, see? Kaya nga sinasabi ko. Ngayon, sa tingin mo ba, ikaw na mag-assess, sa tingin mo, para diretso na tayo sa usapan dahil marami yung nakapending na sa senior. Sa tingin mo, ipinagkaloob ko sa inyo ito para sa kaayusan ng lahat. Opo. Sa tingin mo, may papasok na lesbo? Wala lang po. Atya mo? May maglalakas ng loob? Hindi ko po sigurado, Mio. Mahina pag kilala mo sa akin. Sila, katulong lang namin pag may nawala sa pila, bahala ng kapulisan. Ayun po, Mayor, kasi binigay niyo sa amin ang pilahan niya. Nandiyan naman ang kapulisan, katulong din namin yan. Pagpasaway pa sila, papahuli namin. Ito tama? Pero hindi sila magpapapila. Ang sinabi ko maliwanag. Aspitoda, parola toda, tangananan nyo yung lugar para malagaan nyo malinis, maayos. O lahat ng abutan namin sa baba ng banggeta. So mag-ano muna? Amin na. Thank you very much. Dahil na usapan na natin po, Mayor, dito eh. Lahat ng nasa baba, kailangan papakyatin namin yung tanong. Kailangan kami nandoon. Ngayon, ulitin ko tanong ko. Kasi may kabase na hindi ko naman siya masisi. Dahil nasanay siya doon sa tatlong taon na hindi mo alam kung sino kausap mo. Tapos bigla may papasok na Avengers. Di ba? Hindi, totoo naman. Kaya nga siya may doubt eh. Yun yung gusto kong burahin eh. Yun daw. Uulitin ko, tanong ko. Binigay ko sa inyo. Ipinagkaloob ko sa inyo. Marami salamat, Yorme. O ngayon, ako naman ang nangihingi. Linisin niyo, ayusin niyo para natilihin ninyong laging maayos ang traffic flow. Yan ang obligasyon niyo. Tama? Obligasyon ko, obligasyon niyo. Di tapos na. Tanong, sa tingin mo ba, uulitin ko tanong ha, lilinawin ko tanong. Sa tingin mo ba, may pulis pang makikialam dito sa pilang itong ipinagkaloob sa inyo ng alkalde? Wala na po doon siguro. Thank you very much, Rizal. Pag may nakailang, te-text mo lang ako. Te-text mo lang ako. Na-te-text ako nila Lario, nila Igoso. Na-te-text nila ako. Si Chairman Masakaya, na-te-text ako yan. Opo, opo. Marami sa Brian, lahat yan. Pambuking ito eh. Kasi para maano tayo, mabilis tayo. Kasi nabigay ko na yan dati, nagawa ko na yan dati. Pabor na nga sa inyo eh. O ngayon, tanong ko sa inyo. May humataw sa inyo. Para sabihin, para kay Eddie. Mabibigay kayo yun eh. Hindi po. Thank you very much. Thank you. So that's Aspitoda. Huwag kayo matatakot ha. Siya nga, official nga eh. Tinanggal ko ng isang araw eh. Nahuli ko nga yung TPP, ako pa nakahuli. Biray mo, nag-uusap, bus driver, MTPP sa loob ng bus. Parang mag-shota lang ang ping. Nagkatabi pa sila dun. Naka-live lagi. Hindi nga, ang sinasabi ko kasi, sometimes, huwag na tayo magsisihan sa nakaraan. Wala na yan, tapos na yan. Hindi ko alam kung bakit kayo, para kayong piling ko, para kayo na-api, para kayo may kinukubli sa dibdib ninyo, para kayo lagi may doubt. Give this administration a chance. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Wala akong hinihingi. Bigyan nyo ako ng pagkakataon na itama. Ngayon, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko kayo.
aktibahayan ninyo ang inyong kalooban. Dahil marami pa tayong dadaan ng lubak. Kaya ako may bibigay, kayo may bibigay din. Pair ba yan? Opo. Sige, basta magkano buhay kayo. Maasa ako sa inyong dalawa. I swear to God, umaasa ako sa inyong dalawa na patitinuin ninyo yung lugar. Maraming salamat po, Biyot. Sige, wala naman yun. Salamat lang kayo sa Diyos na maliwanag ang isipan natin pare-pare. Okay? Alright, thank you very much, Mayor Isko, to our representatives. Any final words, Mayor? Wala, wala na. Hindi, wala naman ako yung sasabihin eh. Kasi nasabi ko na yung dapat ko sabihin. At least eh, well, basta ganito yan. Sa mga ahensya ng gobyerno, sa national, huwag na kayong kabahan na. We will continue to reintegrate the city of Manila to the national government. There will be no Republic of Manila anymore. There is only Republic of the Philippines. I know for a fact that at the back of your mind, lahat kayo, at one point in time, nagkaroon ng doubt sa Manila because Manila is not being cooperative. Take this opportunity. I'm offering you a receptive government, city government of Manila. We wanted to work in hand in hand with you. You cooperate. We'll cooperate. Let's make an orchestra. An orchestra is composed of different kinds of musical instruments. Singing and playing one music in harmony, being led by a conductor. Yun ang dream namin sa Manila. To make it more better. Kaya kumisan, pagtataka kayo, up to the smallest detail should not be left behind. Those smallest details. Una, tigyawat. Pinabayaan, naging pigsa. Pinabayaan, sumunod, tumurna. Kaya kung pigsa pa lang, let's just address it. Kung tigyawat pa lang, let's just address it. Ngayon, ang maganda lang, I have all the time in this world and energy. To attend to you. Yun na yan. Now, let's keep on trying. Trying and trying to address every situation. And if I may share to you what I have shared to others, that I will rather try and fail than fail by not trying at all. Okay? Kaya kumisan, masakit man sa tinga, pag nag-umpisa na tayo ng real talk, pero hanggang doon lang yun. Ganun lang yun. After that, nagkasundo tayo, laway mo, kamayan tayo. Tapos na. I trust your judgment, you trust our judgment, we live and let live in our community. Okay? So muli, maraming salamat sa oras na ito. Alam ko, hindi maganda ang simula ng umaga natin para pareho. But, sawa na Diyos! Ano, may picture na, kanina. Nabuluwag na. Uli. See? Hindi natin kailangan matalanta at magsisihan. Nakaraos na naman uli. At may, sana nga, dumiklop na itong ulan na ito. So, take as of what? Ayan, no? 11:15, R10, southbound. Ayan. See, things are...
kaysa mataranta tayo lagi. Malaya ang buti ni Dudulo. So maraming salamat na huwag pagpalay kayo ng kung may kapag. Thank you very much, Mayisco. So, lahat na pag-usapan po natin kanina at yung commitments na binigay ng LGU of Manila ay documented. We will process that later at nalagyan po natin ng sistema sa workshop to finalize all of the agreements with all of the members of Task Force Parola. Thank you very much. So, we will be having our lunch. For all of our invited guests, please stay here. And then, gusto po ni Mayor ng isang picture. So, pila po lahat sa likod ni Mayor. Ayan. Pwede lang makisuyo. Pwede magpa-picture sa inyo yung alkalde. Kung okay lang po. Kung okay lang. Tapos, etnepetep lang daw, Carla. Okay. Thank you.